Magandang umaga sa inyo na una-una, maraming salamat po sa invitasyon sa CWSC. Pangalawa, hindi po ako ng pamanhin, hindi po makakarating ngayon si Congressman Chip Del Monte. Yung unang dahilan na pinadala namin ay dapat kayo may House Committee on Justice sa committee meeting ngayon. Pero dahil marathon yung 2014 budget sa plenary, ngayon po si Congressman Chip ng Committee on Appropriations at same time siya rin may Assistant Majority Floor Leader kaya busy po siya ngayon doon sa law. Anyway, sa mga nakakilala po kay Congressman Kit, naging aktivista siya nung pagpasok niya sa UP 1982. So marami po sa mga biktima ng martial law, kaibigan niya. Marami rin sa mga kaibigan niya namatay. Kaya malapit po sa puso niya at ikinatuwa po niya nung naisa sa batas yung Republic Act 10-16. Kaya lang, 15th Congress yung gumawa nito. At ngayon po, bilang founder na Congressman ng District 6 ng Quezon City, first term po niya sa 16th Congress, nasaan po namin na tuloy-tuloy na yung pag-implement ng nasa ating batas. Binigyan namin ng benefit of the doubt yung Office of the President na panahon ng election nung inaproba niya yung pinirmahan niya yung batas. Alam natin yung mga bagay na hindi dapat gawin ng Pangulo o ng Executive tuwing panahon ng election. Ngunit tapos na po yung election at nag-deliver na po siya ng kanyang State of the Nation. Umabot doon sa punto na 6 months, nagsalita po yung mga author ng nasabing batas, gaya na Congressman and Senatman, and then yung CHR Chair na si Loretta A. Rosales tungkol dito sa implementasyon o pagkatayo ng HRV Claims Board. Nagintay po kami ng 1 week and then sabi ni Congressman Kit, gola natin yung HR. Alam po namin na yung bola ngayon ay nasa Malacanang na. Wala na po magagawa. Nagawa na po ng Kongreso yung papel niya ay sa batas na ito. Nasa Malacanang na po yung bola. Ang kaya na lamang po namin gawin umauli lang sa House Resolution para itulak ulit at sabihan ang Malacanang na ipatupad yung nasabing batas. Buhin na yung HRV Claims Board. At ito nga po yung ginawa namin, yung House Resolution 254, kung saan, babanggitin ko po yung titulo, tapanggitin ko naman, ulitin ko lang. A resolution expressing the sense of the House of Representatives on the urgency to jumpstart the full implementation of Republic Act No. 10368, otherwise known as the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Providing for the reparation and recognition of victims of human rights violations during the Marcos regime, and the documentation of said violations by way of immediately constituting the Human Rights Victims Claims Board and allow the same to commence the performance of its mandate. Sa Kongreso po, hindi lang porque nagpasa ka ng resolution, yun na yun. No? Kahit yung mga house bills, kung may mga good, bad, happy, death laws, pero yung bills, ganong kategori siguro. Kasi medyo maraming mambabatas, yung file lang ng file, para pag nag-report sila sa constituents nila, yan tawag yung na sumiting batas. Ano? Kami po pinipili namin, at ito po ang unahan namin House Resolution na isinubite. Pinadala na po rin natin yung kopya kahit na hindi pa siya adopted ng House sa CHR, game din sa Office of the President. Kumbaga parang timbre na meron kaming isinubmit na House Resolution. Ngayon, galing po ako sa isang campaign organization na pansin ko na once na nag-file ka, hindi lang din siya basta ganun tatakbo. Mangangampanya ka rin sa loob ng Kongreso. So, last week, kauna-unahang meeting ng House Committee on Human Rights, sa nandun din yung sa ating speaker, si Ms. Karen,
Kala namin i-discuss na yung mga house bills and resolutions sa Committee on Human Rights, pero isa lamang siyang briefing on torture. Maganda rin kasi marami tayong natuturan doon. Pero ang sistema kasi sa loob is you convene other members of the committee. Kasi nabasa na siya sa floor, pumunta na siya sa committee. So pagka inapproval or majority ng member ng House Committee ay pumirma as co-author ng House Resolution, pwede na siya for adoption ng House. So, yung time na nakita kami doon sa House Committee, talagang may dala po kaming papel na nangangampay niya sa mga congressman para maging co-author ng House Resolution. Unfortunately, tatlo lang. Si Congressman Kit, si Congressman Barry, at yung chair ng House, at yung isa pa si Congressman Relampagos, yung dumating. So, apat lang. Yun po. Bari, ulitin ko lang, sa totoo lang, nagawa lang ng House, ng Congress sa whole, yung kanyang papel dito sa Compensation Act na ito. Although maraming kritisismo, naintindihan po natin yon. Ang papel po, ang bola po ngayon ay nasa Malacanang na. Tinutulak po natin sa House ang isang resolution na gisingin, kilitiin ng Malacanang para ipatupad na yung nasabing na. Maraming salamat po.